Sa iba pang tampok na balita, sinisiguro ngayon ng Commission on Elections na magagamit ng mga persons with disabilities o PWDs ang kanilang karapatan na bumoto para sa napupusuan nilang mamuno sa ating bansa. Tinataya kasing nasa mahigit 28,000 ang bilang ng mga PWDs na nakarehistro, subalit nasa mahigit 20,000 lang ang bumoto noong eleksyon 2013. Ang buong detalye sa ulat ni Maan Primero. Nalalapit na ang 2016 elections, kaya naman sinisiguro ngayon ng Commission on Elections na magagamit ng mga persons with disabilities o PWDs ang kanilang karapatan na iboto ang napupusuan nilang mamumuno sa ating bansa. Ayon sa naging ulat ng COMELEC, sa buong Pilipinas nasa mahigit 28,000 ang bilang ng mga PWDs na nakarehistro, ngunit tinatayang nasa mahigit 20,000 lang ang bumoto noong eleksyon 2013. Isa sa pinakamababang bilang ng mga bumoboto na PWD ay dito sa National Capital Region o NCR. Tinatayang nasa 272 ang mga registered voters at nasa 126 lang ang nakaboto kumpara sa ibang rehiyon na umaabot sa 1,000 ang mga PWD na bumoboto. Isa sa mga nakikitang dahilan dito ay ang kaisipan ng mga PWD na dahil sa kanilang kalagayan, wala na silang karapatan. Isa rin sa tinitingnan ng mga otoridad ang kanilang kakayahan na maabot ang mga patakaran ng ahensya. Let's not remember that it is in the NCR as far as I know, where we have the problem of accessibility. Kasi nandito yung mga matataas ng building. We don't really have that much of a problem in areas where in the provinces, but most of the time we use the schoolhouses. Wala naman second story yung mga. So it's in NCR that we have the problem of accessibility, like second floor, third floor. Isa rin daw sa mga pagkakamali ng mga magulang nito ay ang pagtatago sa kanila sa mga tahanan dahil sa kanilang kapansanan. That is why we have to work on the new law and we have to work and make sure that this law will now, as I said, implemented this fully. Para mapansin mo tayo lahat. Mapansin ang PWD. It's very important. Sa amin, malaking bagay ang sektor ng PWD. Kaya naman ang iba't ibang ahensya muling magtutulungan para masiguro ang karapatan ng mga PWDs na iboto ang mga politikong nais nila na maging pinuno. Ayon sa COMELEC, katuwang ang ilan pang mga non-government organizations, magsasagawa sila ng mga espesyal na programa para sa mga PWD. Sa ilalim din ng Republic Act 10366, pinahihintulutan nito ang COMELEC na magtayo ng mga madaling puntahan na presinto para sa mga may kapansanan at senior citizen na boboto. The government agency mandated to do social preparations and initial empowerment stages for persons with disabilities. That electoral process is very important. Involvement in the decision making is very important. And this is where we could really feel that we are included. Dagdag pa ng ahensya, hindi masyadong pinapansin ng mga politiko ang mga kababayan natin na may kapansanan dahil kakaunti lamang daw ang bilang ng mga ito. Ngunit maging sila man raw ay may karapatan na makaboto, kaya hindi sila maaaring pabayaan kundi bigyan ng pansin para matulungan. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.